Pasado alauna ng madaling araw nitong Linggo, June 18, makikita sa closed circuit television o CCTV ang isang matandang babae na may hila-hila gamit ang isang trolley sa Deca Home sa Kabantian, Davao City. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang pagbalik ng matandang babae. Pero trolley na lang ang dala-dala nito. Umaga ng araw ding yaon, tumambad sa mga residente ang bangkay ng isang babae sa gilid ng kalsada sa pagitan ng dalawang malalaking truck na nakabalot ng kumot at duguan. Nang i-review ng mga pulis ang mga CCTV footage sa lugar, napag-alaman na ito ang hila-hila ng matandang babae gamit ang trolley. Na-recover pa ang ginamit na trolley sa bahay ng suspect kung saan nangyari ang krimen. Na-aresto ang matandang babae ng araw ding yaon, pero habang sumasailalim sa interrogation ng mga pulis, nahirapan itong huminga at pansamantalang dinala sa ospital. Ang mga sang hinaparinak sa ngayahang isip o ngayahang lawas kay Murad naisires kayo siya sa nahitabo o matuma. So, baka sa mga musunod na mga adlaw, mag-istorya na nato isang tarong. Pero ayon kay Buhangin Police Station Chief Police Major Junel Pederio, posibleng may iba pang sangkot sa pagpatay sa biktima. Base kasi sa edad, lakas at sa mga natamong sugat ng biktima, posibleng wala sa kapasidad ng lola na sinasabing may Alzheimer's disease na gawin ang krimen. Natay mga ginatanaw po na posibleng mga ano, pero dili pa nato maidivulge, no? Ang ato ang mga result ani. Pero litero na lang siguro pagkahuman jud aning investigasyon. Sa ngayon, patuloy ang imbestigasyon ng mga pulis sa iba pang posibleng persons of interest at sa motibo ng krimen. Plano namang magsampa ng kaso ng mga magulang ng biktima. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Lucille Yuren, Humahataw,